Hello guys, welcome to my channel Captain Aki on YouTube. Ngayon, meron akong gagawin. Isusurprise natin si Sikan Officer. Kasi yung mga guardia official daw, pagkawala si Kapitan dun sa bridge, kung saan nagwa-guardia, nagkupintuhan lang. So, tingnan natin kung totoo. Surprise natin. Tapos, interviewin natin. Come on! Galing tayo dito ngayon sa aking kabina, guys. Ayan. Pupunta ngayon ako sa isang deck. Ito yung alleyway namin. Sa officer's deck namin. Pupunta ngayon ako sa bridge. Dito. Paakyat. Isang stairs. Dito ngayon sa bridge. Dito gumagwardya yung ating mga officers of the watch. Ayan dyan. Surpresahin natin si Gundo kung anong ginagawa niya sa kanyang duty. Kaya natin. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Ayan guys, dahan-dahan natin. Ayan si Sik. Mukhang busy-busy. Hello Sik! Uy! Atay Jetik! Yeah. After the sir! Ayan. Bati muna sa ating mga viewers, Sik. Bati. Hello guys! Welcome to Captain Saki's channel. So, I am Christopher Deus, your second officer on board of Atlantica. I am 31 years old and married. Ayan. So, wala na. Take it na, segundo. Yes, sir. Happily married. Happily married. Ayan. Ayan. Very nice. Ilang taon na nagbabarko, Sek? So, currently, I'm almost 10 years sa seafaring industry. It started way back 2011. So, as a cadet, then as of now, second officer for the year 2022. Na-surprise ba, Sek? Na-surprise ah? Oh, video? Bro. Video? Nag-tagulat ako eh. Kala ko. Ayan. So, matanong lang, Sek. Random question. Bakit nagsiman? So, nagsiman tayo, sir, because yun nga, ang kwento ng buhay ko sa pagsisiman is yung kapitbahay namin. Bale, sobrang ganda kasi ng bahay na laki. So, na-inspire ako ng pagsiman kasi kalaro namin siya sa basketball before. And nakita ko naman yung progress ng buhay niya sa pag-aral. So yun, kaya tayo naganahan mag-seaman. Ayun. So dahil na-inspire ka, so anong ginawa mo para ka maging seaman? First, may entrance exam sa probinsya namin. So nag-try kami ng mga barkada ko. And luckily, may pass sa entrance exam. Then pumasok sa Maritime Academy. Entrance school sa school ano sa, yes. Sa isang academy. Yes. Ano bang school niyo, Sek? From the Maritime Academy of Asia in the Pacific. Oh. Pwede mo bang i-promote yung school ninyo sa ating mga viewers? Baka may gustong pumasok din doon. Sa mga gustong mag aspiring na seafarers diyan na maging scholar, open yung Maritime Academy of Asia in the Pacific para sa scholarship. So, ayun lang. Masaya dun. Ayun. So, on board, bilang second officer, ano bang duties and responsibilities mo on board? Bilang second officer on board, so mostly I'm your navigating officer. So mostly, gagawa ng passage plan, watchkeeping. So mostly ito yung ginagawa ko. Navigation. Gagawa ng ruta. Ito yung ating bridge. Okay. Anong oras yung work frame mo sa barko, Sek? I'm duty from midnight to 4 o'clock and 1200 to 1600. Military time yun, ano? Yes, sir. Pero sa ating mga viewers, pag sinabing 1600, 4 o'clock yun. Na, ng hapon. Ayun. So,
since na 10 years na nagbabarko sa ano? Yes, sir. So, sa loob ng 10 years ba, ano ba yung mga challenges na pinagdaanan? So, maraming challenges yung nangyari sa buhay ko within 10 years. So, una na dyan is from cadetship papunta dito sa position ko ngayon as a second officer. So, mostly, lahat kasi ng stages is pagdadaanan mo. So, challenge mostly is, yun nga, yung pagiging malayo natin sa pamilya. That is the, what we call the homesickness. Ayun, homesickness. Take note the word, homesickness. So, siyempre, bilang seaman, mayroon din mga magagandang na idudulot ng pagsisiman. So, para sa iyo, ano ba yung mga reward ng pagiging seaman? So, dito sa pagsisiman, mas na-provide ko yung needs ng family ko, lalo sa amin na hindi naman ganun kayaman. So, enough para sa pamilya. Payaman pa lang, payaman. Ayun. So, ayun, bali napakakapag-provide tayo para sa family natin. And nakakapag-ipon naman para sa future natin. Ayun. So pwede mo bang may briefly explain, Sik, ano ba itong dito na nasa likod mo? Yung background mo dyan. Anong ang tawag dito? Ito yung ating radar, which is the S-band radar, the ECDIS, we have our VHF, steering, this is the compass, we have the steering wheel. Anong engine gamit ng steering wheels eh? Ito. Yan ba yung parang driver din pagka kunyari sa sasakyan? Yes sir, ito yung steering wheel natin para kami nagdo-drive ng mga Montero, mga ganyan, mga Terra. Pero bakit walang tao na nakahawak ngayon dyan? Mga Terra. Pero bakit walang tao na nakahawak ngayon dyan? Anong ibig sabihin? Balay, naka-autopilot kasi tayo ngayon, sir. So, ayun, autopilot. Ayun. We have the engine telegraph. So, another ECDIS, our number 10 ECDIS, and our X-band radar. So, the GPS and our EAS. Ayun. So, ito yan. Ito yan. So sa mga aspirant na mga magsisiman or mga gustong maging seaman, bilang 10 years na sa pagbabarko, ano ba yung may advice mo or may papayo sa kanila, sir? To all aspiring seafarers, I say keep the faith and always trust the process. Yun. Gusto mong makuha nyo. Sabi ni Miss Man, focus the goal. Sabi niya, focus. Ayan. So, para sa pag-i-end natin, Sek, ng interview, maraming salamat sa pagpapaulak, surprise visit, at pasensya na sa istorbo, sa duty mo. Nasa open sea naman kami, gentlemen. So, free. Free to mingle, and free to talk. So, yun. So, any last word, Sek? Para sa ating mga viewers, i-encourage sila to watch and subscribe para maintindihan nila kung ano talaga yung buhay ng seaman. Sa mga tropa natin dyan, mga kabaro, please watch and subscribe, Captain Akes Chan. Ayun. Shout out. Shout out pala dyan sa mga kababayan ko dyan sa Cagayan Valley. All right. Thank you. Thank you, Sik. Bye-bye.